at sa mainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay umupo. Magandang tanghali sa inyong lahat na nandito sa St. Therese Church. Yun ding nasa hall at sa katedral. At sa mga sumusubaybay sa atin, magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-akyat ni Jesus sa langit. Wala eh, no? Kung sabihin, happy feast, ayun. Pag sinabi sa Tagalog, mahirap sumagot, no? Ang mahal na birhen ay iniakyat, assumption. Si Jesus ay umakyat sa sarili niyang kapangyarihan. Ang ascension o pag-akyat ni Jesus sa langit ay hindi po farewell. Ano ba yung farewell sa Tagalog? Pamamaalam, di ba? Ultimo. Adios sa iyo. Ultimo. Kasi maraming adios eh. Pero yung kay Jose Rizal, ultimo, the last. No? So, ito pong ascension ay isang tunay na pagdiriwang. Hindi po ito yung farewell. Kasi ang mga farewell eh, medyo malungkot eh. No? Ito isang pagdiriwang at dapat nating tingnan ang ascension sa pagtingin natin sa kakaiba noong disappearance and departure. Kasi sa English, malaki yung difference ng disappearance and departure. Iba yung nag-disappear at nag-depart. Di ba? Ano ba sa Tagalog ang nag-disappear? Naglaho. Disappear. Eh, yung nag-depart. Ha? Umalis. Paano yung namatay, nag-departed, umalis lang? Namaalam? Oh, anyway. Saka hindi naman natin language yung English eh. Ba't ba natin pinag-aaksayan ng panahon? Pero para makita natin yung difference, mga kapatid. Sa pag-akit sa langit ni Jesus, He did not depart. Hindi niya tayo iniwan. Kasi yung disappear, umalis lang eh. Diba? Katulad yung, sino ba yung mga mag-isa lang dito sa Abu Dhabi? Taas kayo ng kamay. Mag-isa lang kayo. May iniwan kayo sa Pilipina. Meron sa Philippines na nandun ang pamilya nyo, diba? Umalis lang kayo sa Pilipinas. Diba?
Umalis lang. Pero hindi nyo iniwan ang inyong pamilya. Right? Sabi mo sa katabi mo, iniwan ka ba? Hindi, Father, umalis lang. Nag-disappear lang. He did not depart. Di ba? Kumbaga sa ibang lahing kasama natin dito, nag-expire. Yung nag-expire, talagang patay yun. Di ba? Nag-departed na yun eh. Departed souls. So, kayo na nasa Abu Dhabi, nag-disappear lang kayo. Naglaho lang kayo sa paningin ng inyong mahal sa buhay. Pero kayo ay nasa puso pa rin nila. Di ba? Amen? Oh. Mamaya sa komunyon, bago mag-komunyon, di ko consecrate ko yung tinapay at alak. Sabi ko, ito yung katawan ni Jesus. Ito yung dugo. At pag sa oras ng pakikinabang, kasama ng mga lay ministers, at ako din, sasabihin namin, katawan ni Kristo. Amen, ha? Hindi thank you. Ulitin ko, amen. Ibig sabihin, naniniwala ako na si Jesus yan. Di ba? Nakikita natin si Jesus sa pormang ostia. Kita. Pero pag binigay na sa iyo at isinubo mo na, wala na sa iyong paningin. Pero nasa loob mo na siya. Ganon din yung disappearance at departed. So, ang ascension po ay umalis lang si Jesus. Hindi din niya tayo iniwan. Sapagkat yung huling salita niya sa Ebanghelyo sa dulo ay, tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama. I'm always be with you. Kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama natin siya, yun ang kanyang pangako. Paano niya gagawin yun? Sa pamamagitan ng Eucharistia. At next Sunday ay ano naman ang ipagdiriwang natin? Umakyat si Jesus. Sinong bababa? Espiritu Santo. Kung hindi siya umakyat, hindi bababa ang Espiritu Santo. At sa loob po ng Misa, pinapagunita din sa atin yung pagbaba ng Espiritu Santo. Bago pagkatapos ng Santo-Santong inaawit ng choir, si Father ay magtahimik na, tapos sama-sama tayong magdarasal, ako mangunguna, at sa punto na epiklesis, kung tawagin epiklesis, ibig sabihin nun, hinihiling natin sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo, pag ganyan ang kamay ng pare, hinihingi niya na ibaba, bumaba ang Espiritu upang ang mga handog na ito, ang mga alay na ito ay maging katawan at dugo ni Kristo. Kasama natin ang Espiritu Santo. Siguro naman maliwanag na yun, ano? Siguro naman narinig nyo rin yung first reading, yung mula sa Aklat ng Mga Gawa o Acts of the Apostles. Ano yung unang pangalang narinig natin mula sa Aklat ng Mga Gawa? Nakatungo lahat itong mga lay minister ko. Eh. Ayaw tumingin sa akin. Eh. Kayo. The name that first you hear from the Acts of the Apostles? Nothing. You know? Yeah. Pag ngumiti kayo sa akin, alam ko na ibig sabihin nun. Pass. Teopilo. Sino dito may pangalan Teopila? Anybody? Teofila. Teofilo. Wala rin? Hindi na uso, no? What's your name? Maria. Are you? Vincent. Oh, Vincent. Mariah. Teofilo? Wala. Tayo'y
Huwag na nga alam. Teofilo, ibig sabihin ay yung nagmamahal sa Diyos. One who loves God. Teo. Sa Griego, Teo. Philos, nagmamahal. Griego po yun. Teo, Philos, nagmamahal sa Diyos. Sino sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay. Kayong lahat ay Teofilo at Teofila. Amen? Kahit ang pangalan may Vincent, Mariah, whatever, you are a Teofilo and Teofila. Lahat nagmamahal sa Diyos ay Teofilo at Teofila. Ito yung sulat ni San Lucas sa Acts of the Apostles. Ginawa niya ito para sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. At sabi nga doon sa, ngayon natatandaan niyo yung Gospel last Sunday din, di ba? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos at ating hinimay yun, di ba? So yung lahat na nagmamahal sa Diyos ay tumutupad sa kanyang utos. Pag hindi tayo tumupad sa kanyang utos at tayo nagkasala, kahit ano pang ginagawa natin, sa totoo lang hindi natin mahal ang Diyos. So, doon sa Acts of the Apostles din, meron din pong binanggit, no? Na si San Lucas na yung mga alagad ay magiging saksi sa lahat ng mga itinuro at iniaral at it is relatively easy to teach. Sino ang teacher dito? Ayun, si Reggie nando sa dulo. Madali bang maging guro? Bukod dito kay Reggie, wala bang ibang teacher dito? Baka meron naman. Huwag kayong mahiyang mag-itas ang kamay yan. Madali bang magturo, sister? Madali? Hindi. Isipin mo yung mga tinuturo, hindi mo naman anak. Ilan ba ang sa classroom mo ilan? 60? Sa Pilipinas yan, 60. Dito ilan? 20? 24 o 25? Hirap pong mag-manage ng 25. Ilan ang anak mo? Ay, dalaga. Sorry! Ilan ang anak mo? 3. Hirap i-manage yung 3, di ba? Hirap na kayo sa 3. 30. Kaya, ating ipagdasal at honor the teachers. The world needs teachers. Di ba? Of course. And you also need preachers. Kasi kung walang mangangaral sa atin, di ba? Kailangan natin ng may nangangaral. Pero higit sa lahat, kailangan ng sumasaksi. Sabi nga nila sa English, actions louder. Louder. Of course. Yan ang ibig sabihin ng witnessing. A witness is one who speaks with his life.
ang witness yung taong hindi nagsasalita pero nangungusap sa pamamagitan ng kanyang buhay. Makikita natin sa kanyang buhay yung kanyang ipinangangaral. Ito yung malimit kong makita, lalo na sa mga Pilipinong magulang na kasama yung anak. Di ba? Pag magsisimula na yung misa natin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Di ba? Nung araw na sa Pilipinas, kasi wala naman baby's room eh. Di ba? Dito meron. Sa Pilipinas, makikita mo sa harapan, nandun yung mag-ina, sabi kukunin yung kamay ng anak na bata, ay lalagay sa noo, sa dibdib, ilalagay sa kaliwa, puntang kanan ng balikat. Di ba? At yung mga magulang din natin, ganun din ang ginawa sa atin. Yung mga magulang natin at kayo mga magulang, kayo, you are witnessing to your children when you teach them the rudiments of our faith. Very basic yung sign of the cross. Yan ay tanda na ikaw ay Katolikong Kristiyano. Sapagkat kung ganito ang ginawa mo, Orthodox ka. Pero naniniwala ka rin sa Diyos. Di ba? So, a witness is one who speaks with his life. Let's begin with our altar servers. All right? Okay? Do you agree? Yeah, so we will begin with you, my dear altar boys and girls. Eh? You are all students, right? I cannot hear. Oh, yes, yes. How do a student witness as a Christian student? How does a Christian student witness? What kind of witnessing do you do? Any volunteer? Di alam nila, kaya lang nahihiya. Di ba? By listening to the teacher. When you listen to your teacher, you are witnessing. You are not noisy in the classroom. Right? All right. Does a student skip classes? See, that's witnessing. When you don't skip your class, you are witnessing. When we find you in cornices, in the malls during class hours, diba, you are not witnessing. Right? Okay. When you cheat in the exam, do you witness? No. So, cheating is an anti-witnessing. Sino ba yung mga lalaki? Do you bully your classmates? No. When you don't bully your classmate, you are witnessing. Enough with the students. Now I go to you. How do we witness? Paano tayong saksi? Sabi nga ni Paul, this is kailangan ng mundo ang mga Kristiyanong Katolikong saksi ng Diyos. How do we witness? By living our life. Pag sinabuhay natin yung ating mga pananagutan sa buhay, we witness and we serve the Lord. Hindi naman kailangan lahat kayo ay lay minister. Eh, sino susubuan nyo? Magsusubuan na lang kami, Father. It's good to be lay ministers. It's good to be members ng mga religious groups sa parokya. Maganda rin ma-involved din kayo. Couples for Christ, missionary families of Christ, singles for Christ. Ano ba yung matatandang, ano hindi matatanda, yung mga magagandang dalaga, ang mga handmaids of the Lord, di ba? At yung mga, ano ba yung servants of the Lord. Maganda rin yun. It helps. And how do you witness? Unahan natin yung mga may asawa. How do you witness as Christian husband and Christian wives? Di ba? Sino ba yung may asawa dito sa second row? Si Luz, o may asawa yan. Galing sa ICU.
nasa bahay na yung kanyang asawa. Inaalagaan mo, di ba? He is witnessing. Oh, pabigat na yan. No, he's witnessing. Inaalagaan mo yung asawa mo. Physical witnessing. Yung mga mag-asawa, tapat ka ba sa misis mo? Patal sumasagot. When you are faithful to your spouse, you are witnessing. Kahit na mas marami diyan, mas maganda kaysa asawa mo, mas mabango kaysa asawa mo, at ikaw ay you stick with your wife, you are witnessing. And the world needs witnesses, the husbands who are witnesses. Yan ang kailangan makita ng mundo, mga lalaking tumatayo sa kanilang panindiga na may isa sila, mayroon silang isang salita na binitiwan sa Diyos. Siya lamang at wala nang iba kumamahalin sa aking buhay hanggang sa... That's witnessing. That is preaching by life, by your life. Pag nakita yun ang inyong mga anak, of course, nag-aaway kayo, nagtatampuhan, nakikita yun ang inyong mga anak. Pero if you still stick it out together, patuloy kayong nabubuhay bilang mag-asawa, nakikita din ang inyong mga anak. And you are witnessing to them how it is to be a Christian husband and wife, a Christian mother and father, through thick and thin. Sa hirap at sa karukhaan at kayamanan, in sickness and in health, until death. Yung mga walang asawa, how do you witness? Kung wala ka ng asawa, wala ka na i-witness? Hindi, meron pa rin. How to live as virgins sa Panginoon. Mga Kristiyanong kababaihan, Kristiyanong kalalakihan. Pero mahirap. Mahirap maging witness. Kung tayo ay sa sarili lamang lakas kakapit, hindi natin kaya. Kaya kailangan natin ang tulong at biyaya ng Diyos. Kaya linggo-linggo tayo ay lumalapit sa Panginoon, sumasamba, nagpupuri, humihingi ng tulong, nagpapasalamat, humihingi ng lakas. Wala ba kayong napapansin sa altar? Ha? Ano napansin nyo? Ay, yung altar. Nandiyang altar. Ano napansin nyo? Anything? Ah, mayroong bulaklak sa baba. Eh, dati na yan eh. Nawala yung mga kandila. Hindi nyo napansin? Walang anim na nakandilang nagbabantay. Eh, wala naman patay eh, di ba? Apat na kandila nagbabantay sa asawa mong bangkay. Wala na pa yung, pinalis ko po yung anim na kandila. At anong natira? Paschal candle. Ang Paschal candle ay simbolo ng ano? O Nino? Simbolo ng ano yan? Kailan yan sinindihan? Easter Vigil. Nung Easter Vigil, sinindahan yan after blessing of the fire. At yan ay mananatili sa buong taon. Pag may binyag, tuwing Biyernes, binibinyagan ng mga bata dito sa ating parokya, sinisindihan po yung Paschal candle na yun, sapagkat yung kandilang sisindihan para sa mga magulang, ninong at ninang, ang ningas ay manggagaling sa Paschal candle na siyang simbolo ni Jesus na muling nabuhay. Yung anim na kandila sa ibabaw ng altar, dekorasyon lang yan.
Ang Paschal Candle ay merong malakas na simbolo na ipinararating sa atin. Ako lang ang ilaw. I am the light. Pero next Sunday, wala na po yan. Sapagkat ngayon, aakyat na si Jesus sa langit. Sino maiiwan? Si Father at kayong lahat. At ang sabi ni Jesus, kayo ang magiging saksi ko. Humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita, binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at ituro niyo sa kanila ang lahat ng dapat nilang tupdin sa kanilang buhay. So, tayong lahat ay sinusugo para maging living witnesses. Each one sa kanyang lugar. May asawa, walang asawa, gusto mag-asawa, iniwan, umalis, whatever ang ating sitwasyon, hawakan natin yung ating mission. Maging matatag sa iniwan sa atin ng Panginoon. We'll be right back.